Okay, so ngayon nandito ako sa hotel and then matanda na ako ngayon, naka-edad na ako. So being a international asset for any kind of illegal talaga, any kind, pwede kami pumasok, versatile, any location, from Luzon, Visayas, Mindanao, and international. May mga time ba na being asset, sinaktan kami. Maraming time. Ako, lagi talaga ako ang... Kasi mabagal ako kumilos eh. Ang mga kasama ko, being illegal asset, ang bilis nila kumilos. Ang bilis nila tumakbo at the same time, sobrang payat nila. Mga zero size, mga 5'8", 5'9", mga heighter yan. And also, pag nasa airport yan, hindi mo pwedeng bastusin kasi ang tatangkad nila, slim body. And ako lang ang pinakamaliit sa kanila na kumbaga ni representative dito sa Pilipinas na asset. And may mga time talaga na pag sa mga refugee at saka, kasi nakuwento ko na to sa asawa ko eh. Pag mga refugee talaga at international jail talaga ang pinupuntahan namin. Grabe yung torture talaga, yung ginawa sa amin nung nalaman na kumbaga asset kami ng international na galing sa Pilipinas. Hinubaran kami and then pinatuwad niya ako nung personnel and then pinasok niya yung kamay niya talaga sa harap ko and sobrang sakit and nakakaganyan talaga ako nung pinapatuwad niya ako and yung iba na mga kasama ko na mga asset katulad ng mga China, ng mga Singapore, ng mga Thailand, lahat yan, ng Amerika, ng US, ng Canada, ng London, lahat yan, ng mga asset na yan, sumisigaw yung iba, ouch, nagaganon sila. And then, ako talaga ang pinapanggigilan ng personnel sa international jail kasi hindi raw ako sumisigaw, hindi talaga ako sumisigaw. And, nakaganon lang ako and nakapokus lang ako pero yung mata ko nakatitig talaga sa kanya and sobrang sakit noon yung pinasok niya yung kamay talaga sa harap ko, yung mga kasama ko umiyak pagkatapos noon and kasi ganun talaga eh, pag nahuli ka nila and then yung kamay mo, lalagyan niya ng lie detector and then kukuryentihin yan and question and answer, tatanungin ka doon sa identification mo and pag hindi mo nasagot yung identification mo, tatanungin ka naman and kokoryentein ka. Pero pag nasagot mo lahat ng question, off na yon. Kumbaga nakapasa ka na sa kanilang interrogation. Yun yung problema kasi nung time na yun, nung bata-bata pa ako, madali kong ma-memorize lahat yan. Kahit yung number, yung lahat, yung number, ganyan. Pag siya, wado, ganyan. Tapos, sabi niya, okay, nakapasa na siya sa lie detector. Ngayon, dahil nga nagkakaedad ako, nagluloading ako, sabi ko, oh my God, I forgot. So yun, kasi nga meron na ako mga anak na teenager at saka mid-40 na ako, nakakalimutan ko and then tumatagal kami sa interrogation. Umaabot pa ako ng mga 4 hours to 5 hours and sabi niya, remember those words. So sabi ko, oh my God, I forgot it. Tapos kung sasaktan nila ako, hindi ako nagsasalita talaga and mahirap maging asset talaga, and walang asset na dugyot, walang asset na mabaho, and walang asset na hindi nag-aayos. Lahat yan, maayos yan, malinis sa gamit, mga matalino, at higit sa lahat, walang bobong asset, lalo na sa Inglisan, at dapat matalino. So, ayun. Marami na akong torture. Itong bago ito matapos ang COVID, ang pinakamatagal na interrogate na nadaanan ko, 3 days. 3 days ako na nasa basement. Ang tagal ko sa basement. Shout out sa taga US pag asset kayo ng international kung hindi kayo tumatagal ng ganun katagal. 3 days akong pabalik-balik at ang question niya, asaan ang asawa mo? Asaan ang anak mo? Yun ang pabalik-balik na question. And then sabi ko, nasa school sila, nasa international school. And then sabi niya, anong school? Sabi ko, international school. It's not part of the question. Sabi ko, it's not part of the question. Sabi
sabi ko, international school. And then sabi niya, anong pangalan ng international school? Just the international school. Sabi ko sa kanya, sabi ko, this is what happened. When we come back in Philippines, and then there's the interrogation, the same what we do now in here, in New York Airport, we do something to interrogate and tortured also. The same what tortured you do to us right now. Tapos yun, tinigilan naman niya. Sabi ko, akin na yan. Can I get those report? And then, sabi niya, matapang ka. Sabi niya, off the camera, off the phone right now. Sabi ko, I need a, this is my phone and I saved this one. I upload it international. Tapos nalaman niya na YouTuber ako. Sabi niya, off the camera, give me the phone. Sabi ko, give me the passport, ganyan. And then kinukwelyuan niya ako, and then ang daming mga diplomat na dumadaan na nakatingin sa amin. And sabi ko, shit, nilalaglag kami ng mga diplomat ngayon, ha, sa interrogation. Kami ang unang sasalo sa kanilang kasalanan para silang magkaroon ng pangalan in the future, ha. Tapos nandun din, dumaan din sila. And then, sabi ko, give me my phone and I delete all those videos right now. Please. Tapos sabi niya, show me how to delete it right now. Sabi ko, okay. Tapos binura ko na, and then sabi niya, off the phone. And then sabi ko, okay, I off the phone. Sabi ko, can I go out now because I'm so hungry. Sabi niya, just sit. And then naka 8 hours pa kami and paulit-ulit 'yon. And pinabalik nila ako sa basement ulit, and then bumalik ako sa basement nung airport, and then tuwing babalik ako, yung pulis, pababalikin niya ako sa basement uli. And then, inabot na ako ng umaga hanggang madaling araw mag-isa sa basement. And pinipilit nila akong paiyakin, pero hindi ako umiyak. Pumunta ako doon and parang nagtutour lang ako, and I cannot do any camera or any footage or video in that area. And pabalik-balik na ako, and then naka-on yung phone, and my husband doesn't save me for the interrogation. I always see those phone and no one calling me for 3 days. Sabi ko, okay, this is the sign that we need to annul or divorce because no one saved me in this kind of situation. Tapos ayun, I did not call him, but he is not calling me for 3 days. Sabi ko, wow, he's so prepared for this kind of interrogation what happened to me right now. And tinakbo ko, and then umakyat ako, hindi na hinabol ako ng mga pulis paakyat, and then tumakbo ako, and then sumigaw ako na, please, someone is alone in the basement. I'm 3 days in the basement, and I already 100,000 pesos 3 times get the ticket for Delta Jet. Help me, I'm alone. And nakita ako ng mga tao sa taas na, oh my God, there's someone in the basement, ganyan. Sabi ko, nandito ako, Pilipina ako, nag-iisa ako dito, and wala akong kasama. Pinagsisinungalingan nila ako, and then dadalhin na nila ako sa lugar na headquarters nila, tulong, ganyan. And then sumigaw ako, and there's a closed glass, and I said, help. And then there's people outside said, oh my God, maybe someone is harassing in the glass. Sabi ko, help. And then I throw those kind of hood near in the glass, and then they said, oh my God, don't ever throw the glass. Sabi ko, I broke this glass, and then I throw those hood in the glass, and then open the door. I'm an innocent, I did not do any crime. The police said, you behave. And then I said, fuck you, not all the Filipina is the same what you done, just lick their pussy and behave in the corner, I said to them. And then they said, you're a disgusting mouth, you disgusting mouth also, not all the Filipina doesn't know how to speak a language in English, I said to those personnel. And
F you. Okay. Just 4 hours again. Sit down. 4 hours again. Sabi ko, oh my God, this is the hardest interrogate that happening to me for my entire life. This is the takes longs interrogate to my entire life that I said to myself. And I said, okay, I go out now. I'm so tired. I just sit in the corner because I'm so hungry. And I'm pregnant and I'm bleeding. And I said, please, I'm so hungry now and like that. And then they're not talking. They said, oh my God, it's so sad. He's so tired for 3 days. Come back in the airport alone. Why? What's the kids and the husband doing? Why did not a calling or do action about it? And they're talking in the office. I said, oh my God, help me. I'm so tired and I'm chill now. And I said, okay, get up, like that. And then, stand up, okay, stand up, kasi hindi ko na kaya, pagod na ako, stand up, sabi, palabasin nyo, bukas na siya ipa-flight, ha? Bukas ayusin mo, ha? Mag-flight ka bukas. Sabi ko, okay, thank you. Sabi, ito yung passport mo, dali mo, get your passport, okay, get the passport, I don't care with the passport, okay, I go out. Bring it. So ayun, and then say, leave it because she's so innocent. Need to guard her every time because maybe someone want to hurt her. Just guard her outside. And then I said thank you. And then when I come back at home in the apartment, I miscarriage now. You know, someone is said my tummy or my belly or my stomach is so big for 8 months, and I'm so depressed those time kasi nga nangyari yun, and nawalan pa ako ng pearl, but it's a part of being asset, and nalaman naman niya na international asset kaya hindi ako pwedeng makipagkaibigan sa mga tao na mga bobo na takot magpa-interrogate. Huwag na huwag niyo apakan pagkatao ko kasi napagod ako doon para akong nilagay nila ako sa loob ng glass and nauubusan ako ng energy, and sinabi ko sa sarili ko, nakaupo ako sa isang corner na glass na parang aquarium na hindi makahinga, na sabi ko, Diyos ko, kayo na lang pong bahala sa akin kung pwede ko lang videoan kung nasaan ako, binideoan ko, pero not allowed to talk a camera, and it's so painful to go in that. I cannot breathe inside the glass. That's the interrogation for the asset for international. So itong sasabihin ko sa iyo, ako mga asset kayo na mga sinungaling na magagamit, wag na wag ako ang gawin yung tanga. Hindi ako takot ngayon maglakad sa dilim o sa abandon from Luzon, Visayas, Mindanao, in international. Nawalan ako ng anak sa interrogation, dinugo ang puki ko, sinigawan ko yung kamuntika na akong barilin. Ito na ba sabi ko sa'yo, ayoko na, I don't want any partner or any partner in crime or any forever right now. I'm done. Mag-isa na lang ako, pagod na pagod ako, and kinuwento ko yun sa asawa ko, hindi siya nagsasalita nung sinabi ko, yung pagod na ako sa nangyari na yun. Sobrang wala akong kasama nung time na yun, hindi ko lang mabidyoan. So ayun, there's no safe place to all targeted individual out there. Take care always everyone. Kung gusto nyo mag-asset, ayusin nyo, ha, kasi pag tinira kayo sa puwit ng mga personnel na yan, walang mag-aangal, ha, kasi pumasok kayo sa ganung trabaho. So ayun, nakaupo lang ako doon, and naawa naman siya kasi nga sabi ko, hindi ko na kaya. So ayun, and wala akong napkin na dala, and lalabas na yung mga pitos sa ano ko, and pagdating ko sa apartment, lumabas na yung pitos talaga, and ayun, namatay na yung baby. Ano na lang siya, parang nadurog, and kalahati yung mata niya, kalahati yung kamay niya, kalahati yung paa niya, and
Parang tinortured talaga yung tito. So, ayun, ayokong umiyak. Hindi pwedeng umiyak ang international asset. Pag sinabing barilin si ganito, pwede niyang barilin yun kasi yun ang uutos sa kanya. So, walang artian, walang tanungan. Huwag niyo na akong hanapin pag nasalvage ako. So, ayun. There's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone.